Ayan, sige po. Magandang araw sa atin. So, yung topic natin ngayon is yung kataga sa Apostles' Creed. So, may nare-recite tayo ng Apostles' Creed dito sinend ni Opet dun sa GC natin. Dun sa Apostles' Creed, basahin ko ng mabilis, may isang clause doon na titignan natin ngayong umaga. Basahin kay Apostles' Creed. Sinabi dito, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. And ito yung pag-aaralan natin. Jesus descended to hell. Yan yung clause. The third day He rose again from the dead, He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Isa na namang ano yan. Kailangan pag-usapan. The communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Pero yung nasa gitna niya, yung term na He descended to hell, yun yung pag-aaralan natin ngayong umaga. So it can be traced sa Apostles' Creed, at ito ay pagbinasa natin yung Westminster Confession of Faith, yung London Baptist Confession, itong LBCF natin, pagbinasa natin yan, makikita rin natin doon yung term na He descended into hell. Sa mga copies nyo, nakalagay din dyan yung may isang early commentary ng 390 CE, si Tyrannius Rufinus. So even early church pala, meron na silang mga commentary dun sa mga documents. So ang sabi niya, regarding dito sa clause na He descended to hell, sabi niya, its meaning, however, appears to be precisely the same as contained in the affirmation buried. So sabi ni nitong commentator na ito, 'di ba sinabi sa creed, Jesus suffered under Pontius Pilate, crucified, died and was buried and he descended to hell. Sabi niya, iisa lang daw ibig sabihin nung inilibing at bumaba doon sa hell. Iisa lang daw ibig sabihin noon. At least according dito sa kanya. Pero yung pinaka-word, ito kasi Apostles' Creed ay mas later na nakita dun sa language ng Latin. Diba, mas matagal na ginamit yung salitang Latin. Kaya ngayon, yun sa mga religious Roman Catholic Christians na mga documents, puro Latin. Kasi for thousands of years, Latin yung words nila. Yung hell dito ay galing sa Latin na infernus. Pag infernus, parang naglalagablab, no? Parang apoy talaga kagad. Pero sa Latin pa lang, ibig sabihin ng infernus, ang ibig lang niyang sabihin ay lower part. Pinakababa, nasa ibaba. Yun lang pala ibig sabihin. Infernus means lower part. At galing ito dun sa mga verses ng Psalm 16, Acts chapter 2. Kung saan yung nasa Psalm 16 at nasa Acts chapter 2, ang ginamit ng word sa Hebrew ay Sheol at sa Greek ay Hades. Sheol at Hades. Therefore, so panimula pa lang ito pero binabanggit na natin. Yung sinasabi dito sa Apostles' Creed na He descended to hell ay hindi si Jesus ay pumunta sa lugar ng mga pinaparusahan, kung hindi pumunta si Jesus sa lugar ng mga patay. So, Jesus went not to the realm of the damned, Gehenna, yun yung word sa Bible ng hell, na pagkakaintindi natin ng impyerno, hell ay Gehenna. Kung hindi, pumunta si Jesus sa realm of the dead. Yun ay Sheol, yun ay Hades, realm of the dead. So, dito pa lang, gusto natin i-clarify yun, although mas i-elaborate natin ito later ng mas detailed. So, pero sa panahon natin yun, of course, hindi naman natin pinag
kapag binabasa natin to, hindi naman natin sinasearch yung Latin, hindi naman natin sinasearch yung Greek, hindi naman natin sinasearch kung ano yung sinasabi ng scripture. Kaya bilang mga 21st century readers, kapag binasa natin yung Apostles' Creed, mapapateka lang tayo. Aba, wait lang, bakit sinabi dito, Jesus descended to hell? Kaya sa pagdinig natin, kapag binabasa natin, sa pagbabasa natin ito, parang ambiguous yung language at nakakalito. Na parang ang dali-dali natin itong i-deny kapag sinabi na Jesus descended to hell. So, punta tayo ngayon sa historical at theological interpretations. So, dito may mga titignan tayong paniniwala ng iba't ibang mga grupo dun sa term na Jesus descended to hell. So, yung pinaka-main na book na ginamit natin dito ay yung kay Daniel Hyde na pinamagatang The Defense of the Descent or The Defense of the Descent. Sinulat niya ito noong 2010. Sinabi niya may anim daw na understanding dito sa Jesus descended to hell. May six understandings. Una, punishment view. Pinarusahan daw si Jesus sa impyerno. Pangalawa, the second chance view. Pumunta daw si Jesus sa impyerno at nagbigay ng second chance para sa mga nasa impyerno. Pangatlong view ay pronouncement of triumph to believers view. Pumunta daw si Jesus sa lower parts, kasi may mga iba't ibang paniniwala pa, di ba? May mga Abraham's bosom, nasa baba daw yung mga Kristiyano sa panahon noon, at pagbababa daw si Jesus doon at sinabi, nagwagi na siya. At pagkatapos, inakyat niya daw yung mga mananampalataya doon sa Abraham's bosom, papunta sa langit. May mga ganong pananaw. Number four ay pronouncement of triumph to Satan view. Mababa daw si Jesus sa hell at pinroklaman niya sa mga demonyo na nasa impyerno na nagwagi na siya. Panglima, literary interpretative view, na ang ibig lang sabihin nito ay yung binanggit natin kanina na nasa lugar na siya ng mga patay. At last ay yung symbolic view. Sinisimbolize daw nito yung lahat ng parusa ng Ama kay Jesus. Yun yun. So, anim yun. Pero hindi na natin tatalakayin yung buong anim ng isa-isa. Gusto ko siyang isummarize sa tatlong pananaw. Pero madadaanan na natin sila pero hindi na as exhaustive. May tatlong pananaw. Una, tatawagin ko siyang unorthodox view. Pangalawa, yung non-reformed view. At pangatlo ay yung reformed view sa pag-descend ni Jesus sa hell. Ito yung number one. Ito yung hindi orthodox na pananaw. Ang mga proponents nitong hindi orthodox na pananaw na pinarusahan daw si Jesus, nagbigay daw si Jesus ng second chance sa mga impyerno ay normally, yung mga prosperity pastors and preachers. Wala silang documented talaga, pero sa mga pangangaral nila, saka sa ibang mga books nila, kasi mga books nila, hindi naman theological yun eh, pag nagsumulat sila. Pero makikita natin doon na ito yung pananaw nila doon sa pag-descend ng Panginoong Jesus. So, ano yung definition? Ito yung unorthodox view. Yung punishment view states that Jesus was further punished in the place of the damned for redemption. Si Jesus daw, bumaba daw siya sa impyerno at pinarusahan pa siya. So, pinarusahan na siya sa krus, pagbaba niya, pagkatapos niyang namatay sa krus, pumunta daw siya sa impyerno at pinarusahan daw si Jesus. Yung second chance view, it states that Jesus preached the gospel in the place of the damned at nagbigay ng second chance ng repentance and faith. So, i-quote ko si Kenneth Copeland. So, isa siya sa mga prosperity preachers at prosperity pastors. Sabi niya, when Jesus Christ cried, "It is finished," he was not speaking of the plan of redemption. There was still 3 days and nights to go before he went to the throne. Jesus' death on the cross was only the beginning of the complete work of redemption. So may iba pa akong mga references dyan.
Pero yung iba niya mga kasamahan ay sinabi na simula pa lang yun. Nung sinabi niya it is finished, hindi pa daw talaga tapos. Talagang simula pa lang daw yun ang paghihirap ni Jesus para sa kabayaran ng kasalanan. Ano yung response natin dito? Kapag sinabi dito sa pananaw na ito, kailangan natin alalahanin na yung kamatayan ni Jesus sa krus, yung mismong pagtubo sa kasalanan, at nung sinabi niyang tapos na, tapos na. Nung sinabi ni Jesus na tapos na, nabayaran niya na, tapos na yung pinapagawa sa kanya ng Ama, ay totoong tapos na to. And after death, Hebrews chapter 9, verse 27, comes the judgment. Hindi tayo naniniwala sa tinatawag na post-mortem opportunity. Pagkatapos mamatay, ay magkakaroon pa ng kasunod na tsansa para sa kaligtasan. Hindi nangyari yun, walang sinabi sa scripture, wala silang katibayan para sa pananaw na to na sinasabi nila. Pangalawa, ay yung non-reformed view. Ito naman, ang pananaw nila ay, before that, sino yung may view nito? Mga Roman Catholic at mga Lutheran, Anglican Lutheran. Sila yung naniniwala dito. Yung mga Roman Catholic at Anglican, some Protestants naniniwala sila sa pronouncement of triumph view, at yung mga Lutheran ay naniniwala naman sa pronouncement of triumph to Satan view. Pareho silang naniniwala na bumabasa si Jesus sa lugar ng mga patay para iproklama yung pagbuwagi niya sa kaligtasan. So, sa Council of Trent, di ba, yun yung Confession of Faith ng Roman Catholic. Merong mga Protestant na mga documents, tapos yung Roman Catholic Church, nag-respond sila sa Protestant na mga documents, at ang sinulat nila yung Council of Trent. So, may Confession of Faith ang Roman Catholic Church. At ito yung sinabi nila, Christ the Lord descended into hell in order that having despoiled the demons, he might liberate from prison those holy fathers and other just souls and might bring them into heaven with himself. So, ito, yung pananaw ng Council of Trent, ng Roman Catholic Church, dahil may isang parable si Jesus kay sa rich man at si Lazarus, di ba? At naniniwala yung iba na hindi parable yon, totoo daw yon na nangyari. Na namatay yung mayaman, namatay si Lazarus, pumunta sila sa ilalim, at nagkikita sila. Kasi si Lazarus, nakikita ng rich man si Lazarus, samantalang siya'y naghihirap, si Lazarus ay nasa piling ni Abraham. So nagkaroon dito ng mga theological formulations na bago daw dumating si Jesus, lahat ng mga mananampalatayang patay at yung mga hindi mananampalatayang patay ay nasa ilalim pareho at nakikita sila, pero magkahiwalay. At dito na formulate yung pananaw na nung namatay si Jesus, bumaba siya doon para i-proclaim na nagwagi na siya. At umakyat daw siya sa Ama, sinama niya na daw yung mga believers. Kaya after Jesus, ang mga believers daw ay pupunta na diretso sa langit. Pero dati, before Jesus, pupunta daw doon sa quote-unquote Abraham's bosom. Kasi yun yung term sa Bible eh. Pero ibig lang namang sabihin nun, kasama ni Abraham. Hindi naman yun yung literal na lugar na pangalan. Pero yun yung pinangalan nila. On the other hand, sa Formula of Concord, ito naman ay Church of England. Ito naman ay yung Anglicans. Sabi nila, we confess, I believe in Jesus Christ, our Lord, God's Son, who died, was buried, and descended to hell. We believe, so nagko-comment sila doon sa sinabi nila sa descended to hell, we believe that the entire person, God and human being, descended to hell after his burial, conquered the devil, destroyed the power of hell, and took from the devil all his powers. Ayan yung pananaw nila na nagwagi daw si Jesus, ipinangaral ni Jesus na nagtagumpay siya doon sa demonyo na nasa ilalim. Kasi di ba may mga text sa scriptures na sa Peter yata yun, na sinabi, may mga demonyo na nasa
darkness. There are already demons already in dark, chained in darkness. I don't know kung Peter or Jude, pero nakalagay dun sa mga epistles, small epistles na yon, na may mga demonyo na nandito at may mga demonyo din na nandun na sa kalagayan ng pagpaparusa. So yan yung hindi reform na pananaw. Ngayon, ano yung reform na pananaw tungkol sa term na Jesus descended to hell? May dalawa, yung tutuwagin nating LIV, literary interpretative view, at yung symbolic view. Huwag niyo nang pansinin yung metaphorical at metonymical. Dinagdag ko lang yan kasi nung nagre-report ako sa GMA, sinama ko lang yan. Nalilito rin ako nung binabasa ko. Ba't ko ba nilagay ito? Basta, yan, LIV, literary interpretative view, at symbolic view. So, ang definition, yung literary view states that yung cross daw, yung he descended to hell, pinapatungkulan lang no na yung katawan at kaluluwa ni Jesus ay nasa kalagayan ng kamatayan. Yun lang ibig sabihin nun. Pag namatay ka, you are in the realm of the dead, state of the dead. Pag naghiwala yung katawan at kaluluwa, tawag doon, patay, kamatayan. So, nung sinabi daw sa creed na Jesus descended to hell, he remained dead. Dead body without a soul, dead soul in the sense na wala siyang katawan. Yun ang ibig sabihin ng literary view. Yung symbolic view naman, pinapatungkulan niya na lahat daw nung paghihirap ni Jesus mula, of course, mula pag-incarnate niya, kasi nahirapan na siya noon, of course. Hanggang sa cross, trial, cross, death, burial, hanggang 3 days ng burial, yun daw ang pumapatungkol sa he descended to hell. Yung buong pagpaparusa sa kanya ng Ama. Of course, properly nagsimula yan sa cross. So yun yung pinapatungkulan daw na Jesus descended to hell. So yung mga proponents nito, yung mga Westminster Divines, yung sumulat ng Westminster Confession of Faith, yung Westminster Shorter and Larger Catechism, sila'y naniniwala dyan sa metonymical view, yun yung symbolic view, samantalang si Calvin daw ay naniniwala sa literary view. Sabi ng Westminster Larger Catechism, number 50, basahin ko, wherein consisted Christ's humiliation after His death. Ano daw itsura ng pagpapakababa ni Jesus pagkatapos niya na mamatay? It consisted in His being buried and continuing in the state of the dead and under the power of death until the third day, which has been otherwise expressed in these terms, He descended into hell. So yun lang daw ibig sabihin nun. Yung term na he descended to hell ay pagpapakababa ni Jesus pagkatapos niya mamatay. Kasi buong buhay niya pagpapakababa, di ba? Pero ano yung itsura ng pagpapakababa niya after his death? Remaining dead for 3 days, that is Jesus Christ's humiliation. So, etong literary view ay sinusuportahan ng mga creeds kung saan yung burial at descent, it means the same. Diba, ibabasahin ulit natin mamaya. Jesus died, was buried, and then he descended to hell. So yung buried, saka yung he descended to hell, yun daw ay parang alternately na ginagamit. Hindi ko na mabasahin yung sinabi ni Michael Horton dyan, pero pwede nyo siyang basahin. Pero parang redundant siya, no? Bakit kailangan pang sabihing patay siya kung sinabing namatay na siya? Ba't pa kailangan sabihing na natili siyang patay kung sinabi na buried siya? Hindi yung early, yung mga early Christian faith ko, isa rin yun sa iniisip ko. Bakit pa kailangang kasama sa gospel yung buried? Buried pa lang, ha? Kasi sinabi sa 1 Corinthians 15, ito yung first and foremost of importance. Ito yung gospel. That Jesus died, was buried, and rose again after 3 days. Yun yung tatlo. Namatay siya, inilibing siya, at nabuhay siyang muli.
So, nung mga bago-bago Kristiyano, naisip ko, ba't ba kailangan sabihin na nilibig siya? Pwede nung namatay, tas nabuhay. Eh, ang ibig pala sabihin nung pagkalibing ay pagsasabi na nanatili siyang patay. He remained dead. It's in-emphasize no na totoo yung kamatayan niya, yung pagkalibing. Kaya lang, dito naman, sa descended to hell, sinabi pa na hindi lang siya siguradong namatay, yung sinabing he descended to hell, nanatili siya pang patay for 3 days. Kaya may mga naniniwala, ba't parang redundant masyado? Sinabi na na namatay, nilibing, tapos meron na naman. Ano, nanatiling nakalibing. Kung yung nakalibing ay nanatiling patay, yung descended to hell ay nanatiling nakalibing. So may mga ganong pananaw, kaya sa kanila, ininterpret nila ito na yung buong paghihirap ni Jesus, yun daw yung he descended into hell. But nonetheless, itong dalawang pananaw naman ito ay within the Reformed view. May mga iba naman na pinagko-combine yung dalawa. Naniniwala sila nung Jesus descended to hell daw, ibig sabihin ay kabuuan ng pag-forsake ng ama sa kanyang anak. Caspar Olivanius, sabi niya, yung phrase daw na he suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and was buried, refer to Christ's suffering, which could be seen, while the phrase he descended to hell refers to his suffering which cannot be seen. So, sabi ng isang theologian, mga nakikitang paghihirap ni Jesus at yung hindi nakikitang paghihirap ni Jesus. Sabi naman ni Hermann Witsius sa kanyang sacred dissertation, with respect to Christ's body, it refers to the grave. With respect to Christ's soul, it refers to His suffering on the cross. So, ano man yung pananaw dito sa within the Reformed view, yung contention na He descended into hell is about its proper interpretation. Hindi siya kailang alisin. Kaya kinoconfess natin yan, binabasa natin yan as sa initiative ni Pastor Erdy. Nabasahin natin yung Apostles' Creed kada Lord's Day. Hindi natin i-deny yun. Kapag sinabi ng Apostles' Creed na He died, was buried, and then He descended into hell. Kasi sa Christian history, hindi ito tungkol na totoo ba yan o hindi. Ito'y tungkol sa ano yung tamang pag-intindi sa Kanya. Ano yung tamang pag-intindi sa Kanya. So sabi sa debates ng Westminster Assembly, kasi nung nag-gather para sa Westminster Assembly, may minutes of the meeting sila. Nag-debate sila noon bago nila isulat yon. At sinabi nila, on that clause, all Christians in the world acknowledge that Christ some way descended into hell. Iba-iba yung pananaw natin, iba-iba yung pagtingin natin, pero lahat tayo naniniwala na may pag-descend yung Panginoong Jesus. Walang Kristiyano sa buong mundo, sa kasaysayan, ng mga iglesia na hindi naniniwala dito. Ang tanong, anong ibig sabihin? Ang tanong, ano yung ibig sabihin nito? So, yeah, pinresenta na natin. At yung pananaw natin ay yung number 3 dito sa mga pananaw na ito. So, sige. Yun muna ang itatalakay natin. Discussion muna tayo. Tapos, magpo-proceed tayo sa exegetical analysis. Kaya sinulat ko dito yung Ephesians. Kasi mamaya, mag-check tayo ng 3 passages kung saan binanggit na nag-descend si Jesus. Pero bago tayo pumunta doon, discuss muna tayo questions or mga comments. Monica. Pastor, yung sa Gehenna, yung realm of the dead, naalala ko lang kasi yung kay Dante's Inferno. Although fictional yun, parang sinasabi niya kasi doon na may mga different levels of hell. So, itong mga text po na nakalagay, sinasabi din ba dito yung ganun, may different levels of punishment? Ang realm of the damned na Gehenna. So, yung sinasabi ni Monica is yung early writing, actually patulayon eh, yung Inferno ni Dantes. Pero very interestingly, no, yung Infernus, ibig lang sabihin niya lower part.
So parang may meron kasi diyan na sa panahon nila pwede nilang gamitin 'yon bilang hell at pwede na rin lang gamitin 'yon bilang hell, the place of the dead. So pero doon sa question mo mismo na meron bang levels doon sa Gehenna, sa impyerno, meron bang levels ng punishment? At ang answer ng scripture ay yes. May iba't ibang levels or degrees ng punishment. Pero, hindi tayo naniniwala na may iba't ibang levels as in floors. Parang, kasi nakikita natin yan na parang iba-ibang rooms. Ito, may kwarto dito, kwarto ganyan, kwarto dito. Kasi naniniwala tayo na hindi physical yung hell. Kasi yung mga nandun ngayon ay mga kaluluwa. It's a real place, but it's not a physical place. So, hindi natin alam kung magkakaroon ng physical place later on sa resurrection ng damned. Pero naniniwala tayo na ang impyerno ngayon ay hindi binubuo ng mga physical levels, pero may mga different degrees ng punishment. So, tama si Dante sa pananaw niya na merong iba't ibang degree ng punishment, pero hindi tama si Dante sa lahat ng... Si, ano po yun, sumulat ng Inferno si Dante. hindi siya tama dun sa interpretation niya na lahat yung bawat kinategorize niya na ito yung pinakamalala sa lahat. Pero isa siya, isa yung tama niya. Yung pinaka-worst ay para sa mga apostates. Yun yung pinakamalalang parusa ng Diyos ay para sa kanila na nalaman niya katotohanan pero tumalikod sa katotohanan. Sila may pinakamalalang kaparusahan sa impyerno. At sabi ni Dante, andon si Satanas. Doon pa pupunta yung si Satanas. Kasi siya yung unang-unang apostate. Alam niya, maliwanag sa kanya yung ginawa niya sa pagrebelde niya sa Diyos. So, nandun daw yung Satanas, mga false prophets, at yung mga nagpakilalang Christian na tatalikod sa faith. So, yes, may degree, pero hindi tayo naniniwala sa lahat ng conclusion niya, sa levels ng sins niya. Kasi may iba't ibang sins siya eh. Kasalanan na to, mas malala, kasalanan na to, malala. Naniniwala lang ako yung pinaka-worst niya, tama. Tama yun. Follow up. Sige. May significance po about the three days. Sorry? Yung figure na three days, may significance or why he remained dead for three days? Oo. Hindi ko pa siya masasagot ngayon, pero at the back of my mind, pero unclear pa, may mga prophetic na binabanggit sa Old Testament tungkol sa pagiging sure ng three days. Pero babalikan ko na lang. Ayoko magsalita nang tapos baka mamali ako nang sasabihin. So, follow up or other questions. Sige. Pero babalikan ko yon. Other question or comments? Pero ilista ko yun. Bakit three days? Huwag kayo magturuan. Sige. Ate. Sige po. Yung sa cross ng Calvario is dun sa dayo na cross ni Jesus Christ doon parang hell na kasi yun yung naging pagkaunawa ako eh. So yung 3 days siyang namatay, physically dead talaga siya. So yung sa ano pa lang din, yung mula ka po lang nila, yung pala sa hell na pala yung naranasan ni Jesus Christ kasi yung presensya ng Diyos Amen. Is nawala sa kanya. So yun lang, yung tama. Amen. Okay. Salamat po ate. Tama po yun. Na nung nandun si Jesus sa cross, yun ay impyerno para sa kanya. Dahil inalis ng Ama yung masayang presensya niya at ang pinalit ng Diyos ay yung galit na presensya niya. Yun po yung pre-present ng hell. Yung galit ang presensya niya. Opo. May pinalitan. Galit ang naramdaman ni Jesus, ang naranasan ni Jesus ay yung galit ng Ama dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa realization ate. Si others, comments or questions? Are we? Part question, part realization. Ah. Yung question ko dito, sa mga lumawal sa Lutheran, nakasaan sa Lutheran Reform. Kasi, nakasaan siya kayo ang Orthodox. Lahat sa Lutheran. Yung political. Kasi sa Reform,
ang effect diba, na encounter natin bilang mga apologies, bilang kanilipinis ng faith natin, na-equator pa din as a reform din ng mga artists. Ito yung ginagamit na kasa nila, kasa pang defense for the Torah. Kasi naging pangakil yung connection. Kaya sila may purgatory. Kasi nung namatay at nabuhay na muli si Christ, sa period there, kami siya mabuhay mo. Parang credit yung mga nila, right? Parang paridin yung mga ano, sa field na. Pero sa atin, kung nagiging issue mo doon, inconsistent siya sa atin. Kasi nga, kaya kung part din ng mga Luther, So hindi ko masasagot ng detailed kung ba't sila nag-arrive doon. Pero yung parable or story ng rich man and Lazarus, isa yun sa mga proof texts nila. At isa yun sa mga pinakamain na pinanggagalingan ng doctrine nila na meron daw lugar sa impyerno. Nung Bible back up ako, ito itinuturo sa amin eh. Ang daming equation tungkol dun sa mga before dumating si Jesus. Nung namamatay daw yung mga tao, may tatlong parts daw yung hell. May tatlong parts yung hell. Yung unang part, nandun yung chains of darkness, nandun yung mga anghel na nagrebelde. Yung pangalawang part, nandun daw yung mga unbelievers. Yung pangatlong part ay yung Abraham's bosom. So, yun ang explanation sa amin before. At nung kay Rich Man and Lazarus, si Rich Man pumunta dun sa isang part ng hell, at si Lazarus ay pumunta dun sa Abraham's bosom. So, yun ang pinanggagalingan nila. So, ang pananaw nila nun, nung namatay si Jesus, bumaba siya, tapos umakit siya sa langit, kasama na kinuha niya na yung mga believers dun sa Abraham's bosom sa ama niya. E dinala na sila sa langit ngayon. Kaya ngayon daw, empty na yung Abraham's bosom kasi nasa langit na daw. So, pero yun yung proof text nila, bro. Yung nasa story ni Jesus. Kaya dun nila in-interpret yung nasaan si Jesus ng 3 days nung patay siya. Nasaan yung kaluluwa ni Jesus? Yun daw. Doon nila kinonect. Pero kung paano pa nila ibang explanation nila, hindi ko sure. Follow up doon, bro. Okay. Sige. Other questions or comments? Bago tayo pumunta. Medyo ma-ano na to. Sa, pag pumunta na tayo sa passage. Question or comments? Sige, tuloy muna natin sa pangalawa, i-check naman natin. So, yung una, tinek natin yung mga theological positions. Ngayon naman, i-check natin ay yung texts ng scripture. Tatlo, Ephesians 4. Pangalawa, 1 Peter 3. At pangatlo ay Acts chapter 2. Ang ginamit lang talaga before ay yung Acts chapter 2. Pero titignan natin yung dalawang text, Ephesians 4 at 1 Peter 3, dahil may mga binabanggit din dito tungkol sa ibang views at pagbaba ni Jesus. So, yung Ephesians 4, sinulat ko na dito kasi medyo kailangan siyang makita. So, basahin natin to. Yung 1 Peter 3, pwedeng pabasa ako later. CJ, pwedeng pabasa ako mamaya. 1 Peter 3, 18 to 19. Sa tapos yung Acts chapter 2 27 to 31 Crystal, pwede pabasa ako nito mamaya. Later pa naman. Sige, basahin natin. Ito na lang, hindi ko na sinama yung verse 7. Ito yung Ephesians 4 8 to 10. Sabi dito, therefore it says, ito kinakote dito ay Psalm.
Yung maka-quote and quote dito. Therefore, it says, the Old Testament says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. In saying, he ascended, what does it mean but that he had also descended in the lower region? So ito na yung kailangan nating makita. Bakit sinabi nung nag-ascend daw, he descended first in the lower regions. May lower region na nakalagay. The earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens. So, ito muna yung check natin, Ephesians chapter 4. Actually, yung creedal expression na nakita natin ay alluded dito sa text na to. May three-tier cosmology. Si Jesus descended from far above. Hindi ko kasi hawak yung pentel-pen. Pero sinabi doon na si Jesus ay nasa taas, tapos siya ay bumaba, tapos siya ay tumaas ulit. So may three-tier cosmology. Siya ay nasa taas. Ang pagkakasabi dito sa text natin, he descended to the lower region, tapos he ascended far above all the heavens. Nasa taas siya, bumaba siya, nasa baba siya, umakit ulit siya. So, ayan yung makikita natin dito sa text natin. Kung yung place where Christ ascended was far above the heavenly places in the presence of God from the earth after His resurrection, then the lower parts is the earth. Dito, napaka-clear, medyo madali natin siya maintindihan kasi meron ng clause nung sinabi na nag-descend siya sa lower regions. Pag may nag-isip pa nito, ano itong lower regions, may clause na, sinabi, the earth. Ang nakalagay na mismo, nung buwaba si Jesus sa lower regions, yung lower regions ay earth. Nakalagay na mismo sa text, nakalagay na mismo sa verse, na itong lower regions ay earth. Napaka-instrumental niyan pag inintindi natin yung infernus ng Latin na hell, lower regions, lower parts sa Ephesians, earth. Yung lower parts daw ay earth, hindi hell. Nung buwaba siya, ito yung matatawag natin na kailan buwaba yung Panginoon? Kailan siya buwaba? Maituturing natin yan, na yan yung incarnation. Nung buwaba yung Panginoong Jesus dito sa lupa, yan ay nung pinanganak siya. It's not about after His death na buwaba siya. It's about His birth. It's about His conception. Pumunta siya dito sa daigdig, pumunta siya dito sa mundo nung nagkatawang tao siya. Nasa sinapupunan siya ni Maria. At nung buwaba siya dito sa lupa, ang sinabi ay umakyat ulit siya sa langit. At sinabi na, far above all the heavens. Eh, yan na yung pag-ascend niya sa Acts chapter 1. Umakyat siya mula sa lupa after ng kanyang resurrection. So marami pang mga pwede tayong ibanggitin dito katulad ng context nito. Sabi ni Vos na yung Psalm 68, yung kinukot dito, kung saan umakit daw yung Messiah sa tuktok ng bundok at ipinamahagi niya yung mga spoils, yung mga napanalunan niya sa giyera. Ganon din daw yung Panginoong Jesus na yung umakit na siya sa ama niya, sa kanya ipinamahagi yung mga gifts, yung mga graces sa mga mananampalataya. Kaya sinabi ni Jesus, di ba, mas maigi para sa inyo na umalis ako. Mas maigi para sa inyo na umalis ako. Pag alis niya, ang sinugo niya ay ang banal na spirito na ginamit niya para ipamahagi yung mga biyaya niya sa mga mananampalataya. He distributed the spoils of His war of redemption. Kaya yung Old Testament usage na lower parts of the earth, it signifies not lowness, but hiddenness. Para siyang nakatago. Yung etong lower regions, sa Old Testament, ginagamit yan, yung lower parts, ginagamit yan bilang term na nakatago, hindi nakababa. Nakatago, hindi bilang nakababa. Sa Psalm chapter 139, verse 15,
pinapatungkulan yung lower region, lower parts, yung term na yon, sa loob ng sinapupunan ng isang nagbubuntis na babae. Eh, yung lower parts na yan, pwede nating sabihin na equated yan sa humiliation ni Jesus. Parang nakatago yung kaluwalhatian niya. Nung bumaba si Jesus, nasa lower region siya, nagpakababa siya in the sense na hindi kitang-kita yung kaluwalhatian niya. He was at the beginning of his start of his humiliation. Kaya yung New Testament, kitang-kita naman natin na merong descent, ascent motif. Merong tema ito ng pagbaba, pagtaas, pagbaba, pagtaas. Sa John chapter 3, verse 13, sabi ni Jesus, "No one ascended into the heavens except he who descended from heaven, the Son of Man." Wala daw makakakyat sa Ama sa langit kung hindi siya na bumaba rin mula sa Ama. The descent, yung pagbaba, ay palaging patungkol sa incarnation. Hindi ito tungkol sa pagpunta sa impyerno. Kaya yung Ephesians chapter 4, verse 7 to 10, it's about the incarnation and ascension of the Lord Jesus, not a descent to the place of the damned hell. I-quote ko si John Calvin, sabi ni Calvin, "Many have made glosses too much strong on this passage, saying that Jesus Christ went down to the grave, not into the grave, but also even into limbo, a place forged out of their own brains." Ang inapakin ni Calvin dito ay yung Roman Catholic Church. Mali-mali daw interpretation ng Roman Catholic Church dito, na yung lower parts daw ay pumunta siya sa limbo, isang place na hindi lang dito sa mundo. Sabi ni Calvin, gawa-gawa lang nila yan ng mga malilikot nilang imahinasyon. Pangalawang text, 1 Peter 3, 18 to 19. Bro, pwede pabasa. "In which you will make spirits in the world. Ay, yung ano bro, yung buo na 3:18 to 19. Sige lang bro. Ano na lang bro? 18 to 20. Tuloy na natin hanggang verse 20. First Peter 3:18 hanggang 20. "For Christ also suffered once for sins, righteous for the unrighteous, he might bring us to God, flesh contained the diet in the spirit, which he went and proclaimed the spirits in prison, because they formerly did not obey, and God's patience waited in the days of Noah. But the ark was being prepared, in which a few, that is, eight persons, were brought safely to water." Yeah, thank you, bro. Ang pinaka maganda, nakita natin yung buong context, no? Pati yung verse 20. Pero yung gusto natin tignan ay yung verse 19. Sabi kasi dito, Jesus went and proclaimed to the spirits in prison. So may kinalaman to dun sa binanggit ni Arvin dun sa non-reformed view. Isa rin siguro to sa text nila. Si Jesus daw ay pumunta doon sa mga espiritong nakakulong. Those who are spirits in prison. So, paano natin titignan to? So ito'y classically ginagamit proof text para suportahan na bumaba daw si Jesus doon sa tatlong room na impyerno at nangaral daw ang Panginoong Hesukristo doon. So mayroon rin part ito ng second chance view, no? Kasi nangaral pa yung Panginoong Jesus. Pero makikita natin dito kapag binasa natin yung na-preach na rin natin ito tungkol sa baptism, no? Pero pag tinignan natin yung buong text mula verse 18 hanggang verse 20, preview saka mga after, makikita natin na gumagamit yung author, si Apostle Peter, ng imagery. Gumagamit siya ng imagery dito kung papaanong sa lumang tipan, sa pamamagitan ni Noah, nangaral yung Panginoong Jesus sa lahat para makaligtas sila sa baha.
Eh ngayon din, etong mga nagdudusang mga Kristiyano sa bagong tipan ay ginagamit ng Panginoong Hesus para maging bibig niya, maging mikropono niya para ipangaral yung mabuting balita sa kanila. So, ganun yung ginagamit na imagery, yung pagkaligtas nila sa pamagitan ng tubig, pagkaligtas sa pamagitan ng bautismo ng tubig. So, pero, interestingly, kasi hindi natin pwedeng tanggin na may verse 19, paano natin maiintindihan yung pumunta siya at nangaral siya sa mga espiritu in prison? So, in-explain niya ito sa pamamagitan na yung Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Noah ay nangaral sa panahon nila. Is Jesus preached through Noah to those who are unbelievers who are now in spirits in prison. So, gano'n natin siya makikita, gano'n natin siya may explain ng Panginoong Hesus sa pamagitan ni Noah ay nangaral sa kanila sa panahon nila. Pero sila ngayon ay nasa impyerno na. Sila ngayon ay nasa tinatawag na spirits in prison. So, pwede niyong basahin yung mga iba't ibang explanation dyan from Hyde, from Voss, at from Banstra and Jobs na medyo mas exhaustive. So, Peter teaches that the Christ event as the hope of suffering believers. Dahil ito yung nararanasan nila katulad ni Noah during their time. Nangangaral sila, ginagamit sila ng Panginoong Hesus, pero hindi sila pinaniniwalaan. Maging sila ng mga sa dulo ng buhay nila ay mapapahamak din naman. Yun yung nararanasan nila katulad ni Noah. So, Christ's ascension is the proclamation of victory and not the descent to a limbo. At itong Acts chapter 2, ito na yung pinaka-main na ginagamit ng Apostles' Creed kung saan nila kinuha yung term na he descended into hell. So, Crystal, pwede pabasa ako. Thank you. So, maganda nakita natin yung buong passage. Pero yung pinaka-text dyan na makikita natin na gusto nating pag-focusan ay you will not abandon my soul to Hades or let your holy one see corruption. Originally si David yan, pero sabi ni Peter tungkol daw yan kay Jesus. Sabi ni Apostle Peter tungkol yan daw kay Jesus. So, tandaan natin na yung gamit sa Old Testament na Sheol at Hades, hindi palagi siya patungkol sa mga place of punishment, kung hindi, it's a state of death. It's the place of the dead, place of the non-living anymore. Whether believer or unbeliever, nandun sila sa place of the dead. Yan ang klase ng pananaw ng mga kung paano iisipin ng mga nasa lumang tipan. Pag sinabing Sheol, pag sinabing Hades, ibig sabihin, patay na sila. They are in the realm of the dead. Kasi, alam nyo, sa panahon nila, hindi naman kasing sorrow at developed yung pananaw nila tungkol sa afterlife. Kasi mas magkaroon ng progress ng revelation tungkol sa afterlife. Kapag nagpo-progress yung history, nagpo-progress yung revelation, lalo na ng pagdating ni Jesus. Ngayon, kung paano natin iisipin yung pagkatapos ng kamatayan, mas malinaw na sa atin yun kesa sa mga tao sa lumang tipan. Kaya sila sa lumang tipan, meron silang idea na this is the realm of the dead. Tayo kasi, pag sa isip natin bilang mga mananampalataya, pag namatay na, langit, impyerno. Ganun agad yung mga iisipin natin. Sa kanila, meron silang sense na whether believer or unbeliever, sila ay nasa realm of the dead. So, ayan yung pinapatungkulan na Sheol at Hades. It's
It's not just for believers, it's not just for unbelievers. Nung sinabi ni David na hindi mo hahayaan yung kaluluwa ko na manatili sa Hades, hindi niya sinasabi na pang-believers yung Hades. Kasi, hindi niya sinasabi na pang-unbeliever yung Hades, kasi mananampalataya siya eh. Sinabi lang ni David dito, hindi mo hahayaan yung kaluluwa ko na patay. Hindi mo hahayaan yung Holy One mo na makakita ng corruption. So dito sa text natin sa Acts chapter 2, pinrich ni Apostle Peter, yung confession ni David, kanta ni David ay patungkol sa Panginoong Jesus. Hindi hahayaan ng Diyos si David na manatiling patay. Hindi hahayaan ng Diyos na manatiling patay yung Panginoong Jesus. Hindi hahayaan ng Diyos na mabulok si David. Hindi hahayaan ng Diyos na mabulok ang Panginoong Jesus. Of course, magkaiba yan. Kasi yung kay David ay future pa, na resurrection. Pero yung kay Jesus ay after 3 days na nabuhay na siyang muli. Yun yung point ni Apostle Peter dito. Hindi hahayaan ng Diyos si Jesus na manatiling patay kaya siya nabuhay. Pagkatapos ng 3 araw. So, Peter interpreted David's word to mean David's death, bodily burial, and bodily entombment. Christ's death, bodily burial, and bodily entombment, which were presupposed in the fulfillment of his bodily resurrection. So yung Sheol ng Psalm 16 at yung Hades ng verse 27, yung Sheol ay Hebrew, yung Hades ay Greek. It is where Christ entered, must be viewed as grave, not as hell, Gehenna. Ang namatay Panginoong Jesus, punta siya sa lugar ng mga patay, hindi sa impyerno na wording natin. So conclusion, while the descent in the creed is most likely synonymous to the last phase of humiliation, burial of Christ, the descent in the scriptures meant Christ's entire state of humiliation from his first phase until its last phase, which is burial. Sa creed, ang ibig sabihin ng descent ay yung pananatili niyang patay. Sa scripture, ang pinatutungkulan ng he descended sa lower parts ay mula sa simula ng kanyang pagpapakababa hanggang dulo ng kanyang pagpapakababa. Yun yung conclusion natin. Pero ayokong ma-interpret nyo na, magkaiba pala yung tinuturo ng creed sa kanyang scripture. Hindi. Ang sinasabi lang ng creed ay yung summarized form. Kasi hindi naman exhaustive ang creed eh. Yan ay summary ng pinaka-basic. Kaya ang sinabi lang ng creed ay yung last phase ng humiliation. Now, application tayo. 3 application. Una, magkaroon tayo ng spirit of Catholicity. Magkaroon tayo ng spirit of Catholicity, ibig sabihin brotherhood sa ibang mga Christian brethren sa pamamagitan ng pag-recover ng appreciation ng mga creeds, confessions, at catechisms ng Christianity. Nakikiisa tayo sa mga lumang Kristiyano, sa matatagal ng Kristiyano, kapag ina-affirm natin yung creeds, pag ina-affirm natin yung confessions. So hindi lang natin sinasabi na kaisa kami ng mga Kristiyano sa panahon namin, kung hindi kaisa kami ng mga Kristiyano na nauna sa amin. That spirit of Catholicity. Hindi kami iba sa kanila, na pinaniniwalaan namin ang pinaniniwalaan nila. Pangalawa, iwasan natin yung modern trend na kinaayawan agad yung mga ancient Christian documents katulad ng mga cults. Yan yung mga cults eh. Sabihin nila, sinulat dati yan, ayaw namin yan. Gusto namin kami yung bago. Diba, nung pagtuturo ni Brother PJ ng mga Filipino cults saka mga hindi Filipino cults, palaging yan ang kataga ng mga bagong kulto. Sasabihin nila, mali ang Christian history. Kaya kami magtatayo ng bago. Kami yung pure. Ibig sabihin, dine-deny nila na walang tama sa lahat ng to.
Kami lang yung tama. Iwasan natin yan. Na sabihin na mali lahat sila sa early at kami lang ang tama. Pero, let us also avoid yung modern trend na total acceptance ng mga religious doctrines like the cults din. Napaka-interestingly, dinedeny nila na mali lahat yung nasa Christian history na documents, pero yung leader nila, lahat ng isulat niya, tama. Without thinking. Kanyari, isipin mo yung Mormons. Sabihin nila, mali lahat, apostate ang buong church sa history after the apostles. Pero hindi naman nila inaaral ng maigi lahat ng sulat ni Joseph Smith. Tatanggap lang sila lang tanggap. Doon sa Pearl of Great Price, yung Book of Covenant daw nila. So yan yung cults, ganyan sila. Tinatanggihan nila lahat ng historic, pero yung sa side nila, tatanggapin nila agad ng historic na sulat ng kanilang cult. Pangatlo na application, kailangan natin i-preach itong last phase ng humiliation ni Jesus, kasi hindi lang siya namatay kung hindi na natili siyang patay, pero maging sa kamatayan ng Panginoong Jesus na hinarap niya, ito'y comfort sa mga tao ng Diyos para sa personal nating pagharap sa kamatayan. Haharap tayo sa kamatayan, lahat. Harap tayo sa kamatayan. Hindi matutupad yung pangarap ng marami na sana mamatay ako ng tulog. Hindi palagi matutupad yan. Marami sa atin, mamatay tayo ng mulat. At gising na gising. At conscious na conscious tayo habang mamatay tayo. Hindi natin pwede piliin yan. Pero comfort sa atin yung naranasan ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay naranasan na siya ay literal na mamatay at manatiling patay pagkatapos ng 3 araw bago siya mabuhay. And sabi ni Jay Packer, the fact that now we can face death knowing that when it comes, we will not find ourselves alone. Hindi tayo mag-isa na harap doon. Christ has been there before us and He will see us through. Naranasan ni Jesus yan. Therefore, nung namatay siya, binibigyan tayo ng kumpiyansa at pag-asa na pagharap natin sa kamatayan, ngayon pa lang at pagharap natin sa kamatayan, meron tayong pag-asa pagkatapos nun. Merong pagkabuhay na muli. There is a descent. Yun ang pinaka-descent natin, yung pagharap natin sa kamatayan. Pero yun ang last. Pagkatapos nun, naihintay na natin yung pagkabuhay na muli. So doon nagtatapos ang Bible class natin regarding sa descent into hell. So punta tayo ngayon sa discussion period. So, question at comments. Paul. Pastor, di ba sabi sa scripture din, after death comes judgment. Mm. So, kasi yung reform view din sa handout is yung judgment yung naranasan ni Christ, and that is already hell. Tama. Yes. So, paano yung dynamics ng faith sa person ni Christ, yung after death comes judgment? Mm. In relation to that, yung question ko is yung sa realm of the dead. Kasi, ang understanding ko, yung judgment na sinasabi dun sa scripture, pagkatas ng kamatayan, is dalawa yung patutunguhan mo. Yung intermediate state, which is heaven or hell. So, paano ko siya yung dynamics dun sa persona ni Christ. Mamaya, papareiterate ko yung second question na. Yung unang question ay sinabi sa Hebrews chapter 9, verse 27 na after death, comes the judgment. So, paano ginudge si Jesus after death? Ganun ibig sabihin. Maraming forms of judgment. Habang buhay pa tayo, ginudge siya tayo ng Diyos. May judgment na sa atin. After death, na judgment, ibig sabihin lang nun ay pupunta tayo sa lugar natin.
Ngayon, after death na judgment. Yun ang ibig sabihin. Okay. Ibig sabihin ng after death judgment, langit ka, impyerno ka, hapol na yun ang Diyos. Kasi sa judgment day, may final judgment pa, di ba? Yes, so, interpret natin yung Hebrews 9:27 as God will put us where we belong. Either heaven or hell. Hatol niya yun. Ngayon, si Jesus, ang tanong dito, paano ginudge ng Diyos si Jesus after his death? At sa Reformed view, yung pananaw na yun ay yung nanggaling mismo sa bibig ni Jesus sa last words niya. Di ba may 7 last words si Jesus? At yung final word niya is, Father, I commend to you my spirit. Pinagkakatiwala ko sa'yo. So, ibig sabihin, naniniwala tayo na pagkamatay ng Panginoon Jesus, diretso sa Ama. Hinatulan siya ng Ama na wala siyang sala. Hinatulan siya ng Ama na siya ay puro sa harapan ng Diyos. Sa harapan natin, sa harapan ng mga tao, pinatunayan siyang walang sala after 3 days, resurrection. Vindicated. Makita niyo, walang sala ang anak ko, nabuhay siyang muli. Binayaran niyo ang kasalanan na hindi sa kanya. So, ginudge ng Diyos si Jesus after his death. And he was judged righteous. He was judged perfect. He was judged as sinless. Kaya, nasa piling siya ng Ama. Nung namatay siya. Pagkatapos ng kamatayan niya. At sa resurrection, pinakita sa lahat na wala siyang sala. Follow up doon muna, bro. Para if ever, yung sa next. Yung ano, pastor, yung pangalawa is yung realm of the dead. Parang napaisip lang ako kasi na-mention kanina na siya ay nasa realm ng dead. Pero walang specific, tama ba? Yung pagkakaintindi ko, walang specific place yung realm of the dead. Kumbaga sa literary view kasi yan yung parang patay siya, so nasa dimension siya ng mga patay. Yes. Ganun lang. Yes. Paano ko siya iintindihin bilang meron akong black and white understanding na pag namatay ka, taas, baba. So, paano yun? Okay. Dito kasi sa pananaw na to, iisipin natin kung paano mag-isip sila dati. Kaya tayo nahihirapan yan dahil, of course, 21st century people tayo eh. Iniisip natin lahat sa pananaw natin. Pero sa panahon nila, meron silang words. Kaya, di ba, importante yung language. Kasi yung language yung nag-dictate ng understanding natin. Sa panahon nila, meron silang language na ganun. May language sila na Sheol, may language sila na Hades. Sa Old Testament, kapag binabanggit nila yung Hades sa Sheol, believers pupunta doon, unbelievers pupunta doon. Kumbaga, yun agad yung realm of the dead. So, para sa atin, I think mas madadalian tayo intindihin yon na isipin natin heaven and hell together. Hindi magkasama, pero lahat ng mga tao ay namamatay. Okay. Lahat ng tao ay namamatay, whether believer ka, unbeliever ka, mamatay ka. Yun yung Hades sa kanila, yun yung Sheol sa kanila. Pag pumunta ka ng sementeryo, makikita mo lahat patay. Regardless, believe, may mga mananampalataya, may hindi mananampalataya doon, pero lahat sila patay. So, ganun yung, ganun natin siya iisipin. Pag pumunta tayo sa mas detailed, yun na. Iba dyan, sa impyerno, iba dyan ay nasa langit. Pero pag atras tayo ng konti, In general, yun yung Hades nila. Tanong ko lang din, ito ba yung dahilan kung bakit merong purgatory na doctrine ng Roman Catholic Church? Kasi ako, ang inaisip ko, kapag realm of the dead, so hindi ka doon natutulog eh. Parang ganun yung naisip ko. Merong active participation yung being, pero na siya patay na. Kumbaga, realm kasi yun yung understanding ko ng realm. Ito ba yung ginagamit ng Roman Catholic Church na isa sa mga proof nila na yung limbo na tinatawag? I believe kay ano to eh, kay Dante na lengguahe, yung writer nung Inferno. So, ayun, Pastor. Ayun, thank you, bro. Actually, hindi ko masasagot ng directly kasi hindi ko pinag-aaralan yung sa purgatory pa. I cannot comment further. Pero possible na isa yun sa mga pinanggagalingan ng doctrine nila na mayroon munang
parang nasa gitna. Hindi ka palaki, hindi ka pa impyerno, nasa realm ka pa ng patay ka lang. At pinupurga ka para mapunta ka sa langit. So, at pinaghalo-halong doctrine yun eh. So, may mga sa 1 John, there is a sin not unto death. Parang mortal sin, venial sin. So, iba't ibang mga doctrines ang dahilan kung ba't nag-formulate sila ng purgatory. So, possible na isa ito. Tapos lalo na sa Old Testament, pag sinabi ni David sa Psalms na kapag namatay na ako, hindi na kita mapupuri. Sa Psalm. Sinabi ni David yun, when, kapag namatay na ako, hindi na kita mapapupurihan. Kasi understanding nila nun, place of the dead. Kumbaga, hindi tayo mag-expect na, kasi dami na ng revelation natin, yung revelation nila, hindi sila mali, pero nagpa-function sila sa revelation na meron sila. At hindi sila mali doon. Kung naiisip nila na, pag namatay kami, wala na akong alaala. Kasi sa Old Testament, ganun eh. Kapag namatay na kami, hindi ko na mapapurihan ng Diyos. Kasi yung understanding nila noon is totally wala. Pero may hope sila ng salvation, may hope sila na re-redeem sila, pero may marami-marami pong missing pieces sa Old Testament. At ngayon, ang mali is kukuha tayo ng kompletong theology sa incomplete revelation ng Old Testament. I think, dun papalya. Pag sinabi na, ito pala ang ibig sabihin ng complete eschatology sa maliit pa at blurred pa na vision ng Old Testament. So, katulad nun, na sinasabi parang tulog ka, unconscious ka pag namatay ka, dun kinuha nila sa Old Testament yon. Pero sabi sa New Testament naman ay to be absent in the body is to be present with the Lord. Gising ka, kasama mo yung Panginoon. So, kaya pag titignan natin yung realm of the dead na Old Testament, medyo mag-a-adjust tayo. Hindi natin sila pipilitan, ano ba ibig sabihin mo? Intindihan sila, kaya pala, kasi ganun pa yung understanding nila dati. Sa kanila, hindi pa nila, ang iniisip nila kapag namatay sila ay ganito. Ay iniisip nila in the sense na hindi pa complete yung revelation. Ang iniisip nila ay wala, as in totally wala na. So, fun up the bro. I think wala na po. Pero ano na lang ako, na nagandahan lang ako sa sinabi mo kanina na yung ascension niya ay yung muli niyang pagkabuhay, yung resurrection is proclamation sa lahat na wala siyang sala. Kasi ang naiisip ko lang dati kapag resurrection is yung natalo niya yung kamatayan. Pero ang ganda ng distinctive na kaya siya nag-resurrect kasi yun yung patunay na vindicated siya sa na wala siyang kasalanan. Ayun, salamat Pastor. Salamat bro. Sa harap ng lahat. Other questions or mga brother Barsha? Yung tungkol sa intermediate state, ngayon ko lang talaga siya narinig sa reform. Kasi dati ang alam ko na talaga pagka namatay ang isang tao, it's either na pupunta siya langit or lupa, yun talaga yung pinaparang judgment. Pero ngayon ko lang din narinig yung tungkol sa intermediate state. Ayun, kung ano ba yung intermediate state na yun. Okay. Thank you, bro. Pero yung ibig lang natin sabihin na intermediate state ay totoo naman, langit at impyerno lang. At intermediate state yung langit at impyerno. Yung intermediate state ay hindi purgatory, hindi yan may gitna ng langit at impyerno. Ang intermediate state ay sinasabing bago yung final judgment, eto yung kinalalagyan. Kaya siya intermediate. So yung heaven ngayon, nandun mo pupunta lahat ng mga believers, sila Paul, sila Abraham nandun, sila Calvin nandun, sila Sproul nandun, yung mga believers na iba nandun, Jay Packer. Lahat sila nandun sa intermediate state kasi hindi pa yun yung final. Kasi yung final ay new heavens at new earth. Yung... at nag-click. Yes. Kumbaga, dahil darating pa yung Panginoong Hesus Kristo para pawinan lahat. Kumbaga, yun na yung pinaka-final state or ng heaven. Okay, God. Thank you. Kaya may distinction, may intermediate state saka may final state.
So maging yung mga nasa hell, hindi pa yun yung final state nila. Kasi i-resurrect pa sila eh. Bibigyan sila ng katawan para sa mas matinding kaparusahan. Yung mga mananampalataya, masaya na sila, pero bibigyan sila ng katawan para sa mas masayang bukas. Walang hanggan. Ayan. Other question or comments? Questions or comments? Going once, twice, let's pray. Diyos namin, pinupuriin ka namin dahil ikaw ang Diyos ng buhay at kamatayan at ikaw ang nagbibigay ng hininga at ikaw rin ang buwabawi ng lahat ng hininga. Pinupuri ka po namin. Sana po ay yung mga pinag-aralan namin ay magkaroon ng kaliwanagan sa amin sa pamagitan ng Espiritu at salita mo. At sana po ihanda nyo kami ang puso at isipan namin sa panambahan pagkatapos nito. We praise you and we thank you, Father of the Lord Jesus Christ. In His name, Amen. Sige po, mag-prepare tayo.